Jesus Little Winners. Uy! Nandiyan na pala kayo. Hello mga little winners! Kamusta? Kamusta naman ang nagdaan na isang linggo na naman sa inyong mga buhay? Ano namang mga pinagkakaabalahan ninyo? Excited ba kayo ngayong araw na ito? Panigurado ko eh, Biyernes pa lang. Excited na kayo na mag-Sabado para mapanood natin ang panibagong episode ng Jesus' Little Winners, ano? Ayan! Ngayon po ay matututunan naman tayo ng panibagong kanta, panibagong kwento, panibagong mga Bible characters, at panibagong memory verse. Gusto nyo ba yon? Ayan! Very good! At dahil napakarami na nating napag-aralan, na kwento, na kanta, na memory verse, na mga Bible characters noong mga nakaraang mga Sabado, eh syempre, kailangan nating i-review yung storya na pinag-aralan natin noong nakaraang Sabado lang. Okay ba yon? Sige nga, kung naaalala nyo pa ang ating kwento noong Sabado, maaari nyo bang sabihin sa akin kung sino yung dalawang characters doon na ikinuwento ko? Sino doon yung dalawang magkaibigan? Ano nga yung mga pangalan nila? Tama, para po sa mga sumagot ng pangalang Naomi at Ruth, tama po, sila po ang dalawang magkaibigan. Bukod sa magkaibigan, maaalala po natin na itong si Naomi, daughter-in-law niya, si Ruth. Tama po. Sa pagkakasabi po ni Ate Erica noong nakaraang Sabado, kaya naging daughter-in-law ni Naomi si Ruth dahil itong si Naomi mayroong dalawang anak. At ang isa doon na si Malon ay napangasawa niya itong si Ruth. Kaya naman si Ruth ay ang kanyang daughter-in-law. Kung maaalala po natin, meron pa po tayong isa pang Bible character. At ang pangalan niya ay si Orpah. Si Orpah po ay isang daughter-in-law rin ni Ruth. Dalawa sila ni Ruth na daughters-in-law ni Naomi dahil nga itong si Naomi ay may dalawang anak. Ang asawa naman ni Orpah ay si Kilion. Kilion ang kanyang pangalan. Ngunit kalaunan, sabi doon sa kwento kung maaalala natin, ay namatayan silang tatlo ng asawa. Si Ruth, Naomi, at si Orpah ay pare-parehong wala ng mga asawa. Kaya naman dadako tayo sa ating review question number 2. Ano nga ang naisipang gawin ni Naomi sa kanyang mga daughters-in-law na si Ruth at si Orpah? Naaalala niyo pa ba? Sige nga, parinig nga ng inyong mga sagot. Tama po, magaling. Naisipan ni Naomi na pabalikin na lang si Ruth at si Orpah sa kanilang mga kani-kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang dahil wala naman ng dahilan para sila'y magsama-sama pa dahil nga ang mga anak ni Naomi na dalawa ay namatay na. At dahil dyan, ang ating huling tanong, ang ating review question number 3, iniwan po ba ni Ruth ang kanyang mother-in-law? Iniwan po ba ni Ruth si Naomi? Tama! Hindi pa rin iniwan itong si Ruth, si Naomi, kahit na ang sabi ni Naomi, wala na ngang dahilan para sila'y magsama-sama pa. Maaalala po natin, di ba, na ang ating natutunan sa kwentong ito na ang totoo palang kaibigan, ang tunay na kaibigan, ay hindi ka iiwan sa kahit anong sitwasyon ng iyong buhay.
kahit na masaya ka, kahit malungkot ka, kahit na walang-wala ka, o kahit anumang sitwasyon. At makikita natin dito na ipinamalas ni Ruth ang kanyang lapis na pagmamahal kay Naomi noong hindi niya iniwan si Naomi kahit na pinipilit ni Naomi na umuwi na lang sila sa kanilang mga tahanan. Nag-stay si Ruth kay Naomi sa tabi ni Naomi. Saan siya pumunta? Sumama si Ruth sa kanya. Ayan, diba? Napakaganda ng ating kwento noong nakaraang Sabado. Sige nga, dahil nasagot natin at natapos natin ang ating tatlong review questions, bigyan nga natin ng ang galing-galing ko clap ang ating mga sarili. Handa na ba kayo? Okay. 1, 2, 3, go! Ang galing-galing ko! Ngayon naman ay babalikan din natin syempre ang ating mga kinabisadong memory verse. Saan nga natin matatagpuan ang ating memory verse? Tama, ito ay galing sa mga mangangaral chapter 4 verse 9. Anong sinasabi doon? Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng mga ginagawa nila. Palakpakan natin ang ating mga sarili. At dahil dyan, tayo ay manalangin. Sige nga po, tayo ay mag-fair position. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng tinuturo niyo po sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po dahil hindi nyo rin po kami iniiwan, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. At salamat po dahil kayo po ang aming tunay na kaibigan sa aming pong pag-aaral ngayon. Kayo po ang patuloy na manguna. Kayo po ang patuloy na manguna sa aming mga guro. Patuloy nyo pong buksan ang aming mga puso upang maintindihan at matutunan ang mga gusto nyo pong ituro sa amin ngayong araw. We love you, Lord. In this we pray, in Jesus' name, Amen. Ngayon naman, para sa ating pag-aawitan at pagsasayawan, tawagin natin si Ate Wena. Ate Wena, pasok! Thank you, Ate Din. Ayan, good morning mga bata! Muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat at nandito po si Ate Rowena para po samahan kayo na matuto na naman ng isang bagong kanta patungkol ulit sa ating Panginoon. Okay ba yon? Ayan, palakpakan nga natin ang ating Panginoon ng 5 masisiglang palakpak. Very good! Ayan, dahil siya ang ating awitan, dapat lagi natin siyang pinapaborihan. Okay ba yon? Ayan, syempre po, di ba? Lagi tayo kapag nag-aaral tayo ng panibagong kanta, pinag-aaralan muna natin kung paano siya i-action. Ayan, since yung ating topic ngayon para sa buwan na to ay tungkol sa friendship, tungkol po sa pagkakaibigan yung ating kanta. Okay ba yun? Ayan, ang ating first step. Okay, punta na tayo sa pag-aaral ng step. Ayan, ang ating first step ay ganito po. Yung ating kanang kamay nasa likod ng ating tenga, yung ating kaliwang kamay nasa ilalim ng ating siko. At i-forward natin yung ating kanang paa. Subukan nga natin. Ayan. 1, 2, 3, go! Nakuha po ba? Very good! Ayan, pangalawang step. Step number 2, yung ating kamay, ihahalukit-kit natin at tayo ay tatango. Okay ba yun? Nakuha ba? Very good! Yung pangatlong step, ayan, uulitin lang natin yung step number 1. Tapos yung step number 4, hawak tayo sa dibdib at saka tatango. Gawin nga natin ng may tugtog. Okay ba yun? Okay! 1, 2, 3, go! Listen close, friend of mine. Listen close, I say. Nakuha po ba? Ayan! Alam ko naman po na nakuha niyo dahil kayo ay magagaling! Very good! Ayan! Ang ating step number 5 ay ganito. Ayan! Gawin nyo nga!
parang step para sa step number 6, kayo ay gagawa ng daan. Tandaw, dalawang kamay, ganyan. Ipo-forward lang natin para nag-i-example tayo ng daan. Yan. Keep on track, friend of mine. Yung ating step number 7, yung friend of mine, lukid pipulit at tatangong. Yan. Para sa step number 8, para tayong magpapagalit o pinagsasabihan natin yung nakikinig. Don't you go astray. Ayan, sabi ng kanta, don't you go astray daw. So, wag. Okay ba yun? Ayan, step number 8. Ang ating step number 9, if don't you... Ayan, ang ating kanang hintuturo. Ayan, kanan. Tatlo. Tatlo ah. 1, 2, 3. Medyo isasabay niyo yung ulo nyo. 1, 2, 3. Sa kaliwa naman. 1, 2, 3. Para sa ating step number 10. Step number 9. 1, 2, 3. Step number 10. 1, 2, 3. If those you know aren't being good. Step number 11. Remember what the Bible said. Para sa ating step number 12. Okay ba yun? Nakuha ba? Galing naman nila. Nakuha nila. Nakakasabay kayo. Alam ko naman. Yan. Tapos po, ang ating step number 13, para ulit tayo nagpapagalit. Puro ganito lang naman kasi pagpapaalala yung kanta na to. Ayan. Don't get hooked on the devil's line. Ayan. Thumbs down on the devil's line. Siyempre, hindi tayo magpupunta o mapupunta sa devil's line. Kaya dapat po, thumbs down. Get hooked on Jesus instead. Ayan. Puro thumbs up lang. Siguro natin si Lord. Tapos thumbs down, thumbs up ulit. Puro thumbs up lang. Tapos ituturo natin si Lord. Tapos thumbs up ulit. Okay ba yun? Ayan. Tapos doon tayo sa chorus. Alam nyo ba maganda yung chorus? Ganito. Yung kamay natin, kasi sabi, di ba, hook, paano daw yun? I-perform natin yung ating kamay ng parang hook. Ayan. Tapos sasabay sa akin ng talon. Okay ba yun? Okay. Get hook, get hook, get hook on Jesus, hook on Jesus Christ. Nakuha po ba? Ilan yon? Ilang hook yung gagawin natin? Tatlo. Papunta sa kaliwa, papunta sa kanan, papunta ulit sa kaliwa. Tapos, on Jesus, hook on Jesus Christ. Ayun, tapos paulit-ulit na lang po yun. Okay po ba yun? Kasi ba, sabayan na natin ang kanta. Excited na po si Ate Rowena. At may kasama po ako. Ayan, kasama ko po ang aking anak. Po, ito siya, tcharan! Tuturuan tayo, sasamahan tayo ni Ate Isha sa pag-aaral ng ating kanta ngayong umaga. Okay ba yun? Say hi, Ate Isha! Hi! Ayan! Okay, sasabayan na natin ng kanta, ha? Ayan, ready na ba kayo? Okay, inhaling sa'yo muna tayo! Tayo ay naliligayahan sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. Very good ba tayo doon? Ayan.
Ayan. Ngayon naman, i-welcome na natin si Ate Eka para sa panibago na namang story patungkol sa ating Diyos na buhay. Okay ba yun? Bigyan natin si Ate Eka ng masigang palakpak. Welcome, Ate Eka! Thank you po, Ate Wena. Hello, Jesus Little Winners. Diyan po ba kayo? Parinig nga, nasaan ang mga Jesus Little Winners? Aho, aho. Okay, very good. So ngayon, nadako na tayo sa ating istorya ngayong umaga. Ano nga ulit yung ginagawa kapag story time na? Kailangan nakaupong maayos. Pupo tayong maayos. Tahimik po ang bibig at makikinig ng mabuti kay Ate Erica. Okay, start na po tayo. Huwag natin patagalin. Alam kong excited na kayo. Pero bago ang lahat, may tanong muna ako sa inyo. Meron na ba kayong mga kaibigan na matagal nyo nang kasama? Halimbawa sa school o kaya sa kapitbahay, yung lagi nyo kasama o matagal nyo nang kasama, meron ba? Ayan, mukhang meron po. Ngayon, pangalawang tanong. Kapag pa nakikipag-usap ka sa kaibigan mong yon, nahihiya ka pa ba? O sinasabi mo lahat ng gusto mong sabihin sa kanya? Opo, iba nahihiya pa siguro kasi bago magkaibigan lang sila. Pero yung iba, hindi na kayo nahihiya, di ba? Kasi kaklose nyo na yung mga kaibigan nyo na yon. Ngayon, tungkol doon po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Isang kakaibang pagkakaibigan. Dahil ang mga tauhan po sa ating kwento ngayon ay sina Abraham at ang Panginoon. Handa na ba kayo? Tignan natin at tuklasin natin ang pagkakaibigan ng Panginoon at ni Abraham. Nagsimula po ang ating kwento nang nagpakita si Yahweh o ang Panginoon kay Abraham. Nagpapahinga si Abraham sa kita siya ng tatlong lalaki at isa dun ay si Yahweh. Grabe, no? Ano kayang pakiramdam na makita mo na harap-harapan yung Panginoon? Okay, tuloy tayo. Nang makita ni Abraham yung tatlong lalaki na ito kasama yung Panginoon doon, inalok ni Abraham na dun muna sa kanila kumain at manuluyan yung tatlong lalaking ito. Gustong-gusto talaga ni Abraham na pagsilbihan sila. Excited na excited si Abraham na pagsilbihan yung mga lalaking ito na napunta sa kanilang bahay. Kaya naman, sinabihan niya si Sarah na magluto ka ng tinapay, magluto ka ng masasarap dahil iaayin natin sa mga lalaking iyon. Dahil nga, nasa puso ni Abraham na pagsilbihan sila. Kinatapos na nga, pagkatapos hainan ni Abraham at pagsilbihan ng tatlong lalaking ito, hinatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Para po sa inyong kaalaman, ang Sodoma po ay isang napakamakasalanang bayan. Napakaraming tao doon ang gumagawa ng masasamang mga bagay, nakakasakit sa Panginoon. Kaya naman, naisip ng Panginoon na gunawin ang Sodoma. Naisip niya yun. E alam niyo ba, nandun yung kamag-anak ni Abraham na si Lot. Doon siya nakatira. Sa tingin nyo kaya, malulungkot si Abraham o mag-aalala siya kapag nalaman niyang gugunawin ng Panginoon yung Sodoma o yung bayan na nandun yung kamag-anak niya? Siguro nga mag-aalala siya. Kaya naman sabi ng Panginoon, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kaya sinabi nga ni Yahweh yung kanyang plano na katakot-takot na daw yung sumbong na naririnig niya mula sa Sodoma at Gomora at napakalaki na daw ng kanilang kasalanan. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, titignan niya mismo at bababa mismo siya sa Sodoma. At umalis nga ang mga lalaking kasama ni Yahweh. Pero si Yahweh ay nanatili sa tabi ni Abraham. Ito naman si Abraham, syempre kasama niya yung Panginoon. Kung ikaw ba kasama mo yung Panginoon, anong mararamdaman mo nun? May excite ka ba? Matatakot ka ba? Matutulala ka ba? Magugulat ka ba? Iiyak ka ba? Ano kayang mararamdaman mo kapag ikaw mismo ay kasama mo ang Panginoon? Okay, siguro marami tayong mararamdaman mga bagay.
So balik po tayo sa kwento. So umalis nga yung mga lalaki at nagpunta sila sa Sodoma. Nung kasama na ni Abraham ang Panginoon, itinanong ni Abraham sa Panginoon, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ang mga masasama? Sakali pong may 50 o 50 na mabubuting tao sa lungsod, wawasakin niyo pa rin po ba iyon? Hindi niyo po ba patatawarin yung lungsod?" So, sa parting ito, nakikipag-negotiate o nakikipag-usap na si Abraham sa Panginoon. Diba? Parang sobrang close na nilang dalawa kasi nagagawa ni Abraham na sabihin yung mga nasa puso't isip niya na hindi siya nahihiya. Diba? Nakikita niyo ba yung closeness nilang dalawa? Sabi naman ni Yahweh, kapag nakakita ako ng 50 o 50 mabubuting tao, hindi ko wawasakin ang lungsod, alang-alang o para sa kanila. Pero nangulit pa din to si Abraham. Sabi niya, "Patawarin niyo ako, Panginoon, na sa aking kapahangasan, pero wala po akong karapatang magsalita sa inyo. Pero kung wala pong 50 o 50 na mabubuting tao at 40 lang po yung nandoon, no, 4 na po, wawasakin niyo pa rin po ba yung lungsod?" Ano sa tingin niyo yung sagot ng ni Yahweh? Sabi ni Yahweh, "Hindi ko wawasakin alang-alang sa 40 iyon." Oh, 'di ba? 40 pababa ng pababa, 'di ba? Kasi nagre-request si Abraham. Pero hindi pa rin natapos dun si Abraham. Hindi pa rin siya nahiya sa Lord. Dahil nag-suggest ulit siya o humingi ulit siya ng favor sa Panginoon. Ito namang si Yahweh ay pinagbigyan pa rin si Abraham at patuloy siyang nakikinig kay Abraham. Sabi niya, "Hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod alang-alang sa 30 iyon." Meron pa bang kasunod sa tingin niyo? Opo, nag-suggest ulit si Abraham, "Lord, paano po kapag 20? Paano po kapag 20 na lang?" Sabi ng Panginoon, "Hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod alang-alang sa 20 iyon." Galing, no? Sabi ni Abraham, "Lord, sa huling pagkakataon, ito na lamang po ang itatanong ko. Paano po kung may 10? O diba, mula 50 o 50, ngayon 10. Sa tingin niyo magagalit kaya si Yahweh? Sabihin kaya, ano ba yan? Tanong naman to ng tanong eh. Sa tingin nyo, sasabihin ni Yahweh yun? Hindi po, kasi ang sabi po ni Yahweh, "Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon." Ang galing, no? Kahit na ang kulit-kulit ni Abraham, ang dami-dami niyang request eh, ang dami-dami niyang favor, pinakinggan pa rin siya ni Yahweh at pinagbigyan yung kanyang mga hiling. Ang galing ng Lord, oh, lagi talaga siya nakikinig. Ngayon, ano po yung matututunan natin sa kwento ni Abraham at ng Panginoon? Dito po natin makikita ang tunay na pagkakaibigan nila. Kayo po ba? Gusto niyo po ba maging kaibigan yung Panginoon? Higit sa mga taong kaibigan natin, gusto niyo ba maging kaibigan ng Panginoon? Kita natin sa kwento ni Abraham at ng Panginoon na talagang totoong friendship yung ina-offer ng Panginoon sa atin. Kasi, 'di ba, puro request si Abraham, puro siya tanong, ang dami niyang sinasabi, pero anong ginawa ng Lord? Nakinig lang siya kay Abraham at pinagbigyan lahat ng sinasabi niya. At ito namang si Abraham ay hindi nahihiya dahil alam niya na kilala niya yung kaibigan niya na si Yahweh, kilala niya yung Panginoon. Kaya hindi siya nahiya at sinabi niya lahat ng nasa puso at nasa isip niya. So tulad po ng pagkakaibigan ng Panginoon at ni Abraham, nais din ng Lord na maging kaibigan natin siya. Yung kahit anong oras, yung kahit anong nasa puso at isip natin, nasasabi natin sa Kanya dahil nga kaibigan natin siya. O diba? Ang ganda ng friendship ni Abraham at ni Lord, no? Kahit ang kulit-kulit ni Abraham, nakinig pa rin ng Panginoon. Ganun rin kayo, Jesus Little Winners. Kahit pa ulit-ulit yung tinatanong yung Lord, tandaan nyo nakikinig ang Panginoon dahil kaibigan natin siya. At handa siyang makinig sa lahat ng sasabihin
natin. Ayan, at yan po nagtatapos ang ating kwento ngayong Sabado. I hope marami kayo natutulan sa ating kwento. Bago ang activity nyo ngayong araw, let's pray. Lord, we thank you po for this day. Thank you po sa kwento ngayong araw. Salamat, Lord, sa friendship na ino-offer mo sa amin. Salamat po dahil naniniwala po kami, Lord, na ikaw ang tunay naming kaibigan. At lahat ng nasa puso namin at isip ay pwede namin masabi sa iyo. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, isang malakas na praise God. 1, 2, 3, praise God! Okay, very good, Jesus Little Winners! Ngayon, time na para sa ating activity. Ate Mian, let's go! Maraming maraming salamat, Ate Erica, sa napakaganda at kakaibang kwento ng pagkakaibigan na aming narinig ngayong umaga. Salamat sa Lord kasi ang dami palang kwento sa Bible na nagtutungkol sa pagiging magkaibigan, ano? Oo, tama kayo. Halos lahat ng kailangan ng tao, halos, hindi lang halos, kundi lahat ng kailangan ng tao sa pamilya, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, sa lahat tungkol sa buhay ay nasa Biblia. Kasama na doon, siyempre, ang pagkakaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin or magtatanong ako at sasagutin ninyo kasi it's activity time. Tama ba? Yes! So, sino ang handa na? Magtatanong si Ate Mian kung handa na ba kayo? Handa na po? Yes! Handa na po tayong lahat. O, sige na. Tingnan nga natin kung ano yung sagot sa mga tanong na ito. Number 1. Sino ang tampok na tauhan ng Biblia na ating pinag-aralan ngayon? Tama ka! Iyon ay si Abraham. At hindi lang siya. Siyempre, ang bidang-bida dito ay ang Panginoon. Kakaiba ang friendship ni Abraham ngayon kasi hindi tao, hindi hayop, kundi ang Diyos ang kanyang kaibigan. Yun, number 2, ano ba ang nagustuhan kayang katangian ng Diyos kay Abraham? Yes! Tama, si Abraham ay mapanalanginin, naniniwala siya sa Diyos at medyo may kakulitan siya sa Panginoon. Hindi siya natatakot na lumapit sa Diyos at sabihin sa Panginoon kung ano ang kanyang nasa puso, kung ano ang kanyang nasa isip. Walang tinatagong sikreto si Abraham sa Panginoon. Number three question. Bakit kaya tinawag si Abraham na kaibigan ng Diyos? Bakit tinawag siyang kaibigan ng Diyos? Sabi ng James 2, at yun yung magiging memory verse natin mamaya. Tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Bakit? Kasi? Tama! Naniniwala siya sa Diyos. Pinananampalatayanan niya ang Diyos at sa kanyang pananampalataya sa Diyos, lumalakad siya ayon sa pagsunod niya sa Panginoon. Kaya lahat ng iyon ay ibinilang sa kanyang katuwiran. Biruin mo, siguro, ang tanda na ni Abraham pero pinaniwalaan pa niya na magkakaanak siya kasi sabi ng Diyos sa kanya, magkakaanak siya. At yon sa pananampalataya na iyon, binilang siya ng Panginoon na kanyang kaibigan. Okay? Ang sarap siguro sa feeling no, na sabihin ng Diyos sa atin or sa buong mundo, ipagmalaki ng Panginoon sa buong mundo na si Joshua, kaibigan ko yan. Si Blessy, kaibigan ko yan. Si Zach, kaibigan ko yan. Si Daniel, kaibigan ko yan. Si Shem, kaibigan ko yan. Si Caris, kaibigan ko yan. Si Zayin,
kaibigan ka. Ang sarap siguro sa feeling, no, na maririnig mo mula sa ibang tao o kaya ang Diyos mismo ang nagtitestify, nagsasabi na kaibigan ko ang mga anak ko. Wow, ang sarap siguro sa feeling, no? Tanong, paano kaya tayo magiging kaibigan ng Diyos? Gusto mo bang kaibigan ka ng Lord? Yes, ako din. Kaibigan din ako ng Panginoon. Gusto kong tawagin akong kaibigan ng Lord. At sa Biblia, tinawag si Abraham na kaibigan ng Panginoon dahil siya ay nagtiwala sa Diyos. Naniwala siya na nampalataya si Abraham sa Panginoon at sumunod siya sa Panginoon. At hindi siya nahihiya. Hindi siya nahihiya o hindi siya natatakot na lumapit sa Panginoon dahil alam niya na ang Diyos, kapag siya ay lumapit at nanalangin, sasagot ang Panginoon. Gagawin niyo rin ba yon? Yon! Siyempre, dapat iyon. Kaya nga natin ito pinag-aaralan para alam natin paano mapapalago ang pagiging kaibigan natin ng Panginoon kahit mga bata pa kayo. Diba? At dahil dyan, dadako na tayo sa ating memory verse. Sino nga dana para sa memory verse? Yon! It's memory verse time! Ngayon, pag-aaralan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa James 2:23. Okay? Ulitin natin. James 2:23. Ganito 'yon. At pinaniwalaan ni Abraham ang Diyos at ibinilang sa kanya itong katuwiran. At siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Ulitin natin, James 2:23. Ulitin, James 2:23. At pinaniwalaan ni Abraham ang Diyos at ibinilang sa kanya itong katuwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Okay, iyan ang ating memory verse ha, para sa linggong ito. Hello little winners! Para sa ating assignment, madali lang ang ating gagawin. Una ay kabisaduhin ang memory verse of the day. Pangalawa, magpatulong kina mami o kay daddy para i-video ang inyong mga sarili habang inire-recite na may kasamang action ang ating memory verse of the day. Pangatlo, sabihin kay mami o kaya ay kay daddy na i-upload ito sa kanilang Facebook account at i-mention ang Conqueror World Harvest Mission kasama ang hashtag na Memory Verse of the Day at CWHM Kids Ministry Assignment. O mga little winners, huwag kalilimutan na gawin ang inyong mga assignment. Aasahan namin na makita ang inyong mga videos sa Facebook. Salamat little winners! God bless! Mula ngayon, magpatulong sa nanay, balik-balikan ang video na ito para makibisado ang Memory Verse at ang Action. Nang sa gayon, maipopost na natin ang ating video sa tulong ng ating nanay at tatay at itatag natin ang Conqueror World Harvest Mission. Kita kids! Ako muli ang inyong lingkod, 10 ng aking mga naging kasama ngayong umaga, mga Jesus Little Winners teachers, nagpapaalam, pero umaasa na sa susunod na Sabado, ay magkakasama muli tayo, mag-invite, i-share at i-like ang video para maraming Jesus Little Winners tayo. Alam nyo ba, hanggang ngayon nasa Batangas na tayo at nasa iba't ibang dako na tayo ng Pilipinas at meron pa tayo sa ibang bansa. Kaya don't forget to like and share our videos para marami tayong maaabot ng mga bata para kay Jesus. Paalam, Little Winners! See you on Saturday! Bye!
Jesus Christ.